Good news para kay James Wiseman at Kyrie Irving, done deal na sa Lakers. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag nyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. So matapos ng napakahabang proseso ng pagpapagaling ng injury ni James Wiseman ngayong offseason, kanina nga ay inanunsyo na nga niya mismo na plano na nga daw nitong maglaro ngayong Linggo laban sa San Antonio Spurs ngayong Summer League. At ang balita nga na ito ay galing mismo kay Madeline Kenny ng Bay Area News Group. Sa nagdaang season ng Golden State Warriors nitong nanalo sila ng kanilang ika-apat na championship, may pagkakataon pa nga sana ang batang player na ito makabalik sa lineup ng Warriors. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon nga ito ng setback sa kanyang injury. Kaya naman naantala nga dito ang kanyang pagbabalik sa season na ito. Ngunit ngayong pagpasok ng off-season, mas nakita nga natin dito na nagkaroon nga si James Wiseman ng magandang progress sa kanyang recovery. At mas lalong ipinakita nga niya nitong nakarang araw sa kanyang naging 5-on-5 scrimmage na wala na nga ditong bakas na nagkaroon nga ito ng malalang injury dahil napakasmooth na nga dito ng kanyang galawan. At wala kang makikitang pag-aalinlangan sa batang player na ito dahil kitang-kita nga dito ang kanyang pakikipagbanggaan sa ilalim ng basket noong nagkaroon nga ito ng scrimmage game. Ang game nga dito ng Golden State Warriors at San Antonio Spurs ngayong Summer League gaganapin niya ng July 11, Lunes. At ito nga ang magiging kauna-unahang game ni James Wiseman since nung naglaro nga ito sa G League ng Santa Cruz Warriors. Samantala sa naging kontrobersyal na pag-uusap kahapon ng GM ng Lakers na si Rob Pelinka at ang GM ng Brooklyn Nets na si Cian Marks patungkol sa Kyrie Irving and Russell Westbrook trade, ngayon nga ay unti-unti na nga ditong lumilinaw ang lahat dahil inanunsyo na nga dito ni Brian Windhorst ng ESPN para sa kanya ay kinakailangan nga daw dito ng sapat na oras upang magkaroon na nga daw dito ng deal ang magkabilang kuponan. Ngunit asahan nga daw nating hindi magtatagal ay mangyayari nga daw ang trade na ito dahil nakasalalay nga daw dito ang future ng magkabilang team. Para nga sa team ng Brooklyn Nets, kung mananatili nga sa kanilang team si Kyrie Irving, posibleng hindi nga natin alam kung ano ang pwede nitong gawin sa kanilang team dahil nakita nga natin nitong nagdaang season ang labas-masok nga nito sa kanilang lineup. Ngunit kung matutuloy nga ang trade sa pagitan ng Lakers at Brooklyn Nets, magiging malaking tulong naman ito sa franchise ng Lakers dahil kung mapapapirma nga nila si LeBron James ng contract extension ng ilang taon, may posibilidad nga ditong makuha nila si Bronny James dahil ipinangako na nga dito mismo ng kanyang tatay na gagawin nga nito ang lahat upang magkasama nga lang sila sa iisang kuponan. At ito na nga mismo ang gagawin ng Los Angeles Lakers, kaya naman pinipilit nga nila ditong matuloy ang deal sa pagitan ni Westbrook at Kyrie Irving. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergan, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.